Idne, last day ng Id, dapat nasa Idne ka na lang ako eh. Tapos ang dami nagsasalita, pinagbabayad pa ako eh. Pero normal yun. Pangalan ko, si Mark Anthony Cruz. I'm years old, but registered nurse ko noong 2005. Ginagawa ko ito negosyo nito. Actually, 11 years na. Kung mayroon naman sa inyo magtatanong kung ba't sa 11 years, ginagawa ko pa rin ito. Siyempre, wala rin mapakailan ko. Pero pasensya nyo na po yung pabig ko kasi ganito talaga ako magsalita. Kasi I was born and raised sa isang lugar. Nalang ko sarili ko, di man ako pinanganak sa isang marangyang buhay na lugar. At isa ko pinanganak na plastic. I was born and raised sa 1020 each day. Abas, Tritondo, Manila. Katara ko sa gilid ng rin. Sa lagot ako sa ibala ko sa gear. Kung hindi ka naman iwala ko yung magpuntahan. Pag tumatawa sa ilog, nakahawak. Well, maraming tao, when I started this kind of business, maraming tao tumaas kilay, especially nung ginawa ko itong ganitong klase negosyo. Kasi it's, parang hindi siya yung linya ko. I'm a nurse. Registered nurse ako. Ang plano ko talaga nun is pumunta na ibang bansa. Kasi ang sabi ko sa sarili ko that time, yung pinsan ko kasi nasa Australia. So sabi ko, kung kukunin niya ako, kikita ko siguro mga... Malaki, siguro mga 50,000 isang buwan. Tama eh. Kasi nurse ako eh. So iba yung nurse sa 2004, 2005, hindi man din. Kapag nag-nurse ka dati, puta, ginto ka. Pag ginto ka, tapos pumunta ka ng ibang bansa, yung ibang bansa gumawa ka ng paraan para makakuha ka nila. Tama eh. Tama. Ngayon, pag nag-nurse ka sa Pilipinas, buha ka ng tanga. Alam niyo kung bakit? Kapag ka nag-apply ka ng trabaho, ikaw pang magbabayad for experience. Ang laki tinatanong sa'yo, may experience ka na ba? Paano ako magkakaroon ng experience? Ayaw nga akong tanggapin. Tama rin. So, maraming tao sinasabi sa akin, tanga-tanga ko, kung bakit ako nag-ganitong klase negosyo. Isipin mo ngayon kung makikita mo, kung mukha pa ba akong taga-tundo. Hindi na ako mukhang taga-tundo. Itsura na lang kasi puro ako tato. Pero maraming tao, sinasabi ko dati, ayoko sa ganitong klase negosyo. And siguro marami naman magsasabi sa inyo naman kumikita rito, sabi, ayoko sa ganitong klase negosyo, ayoko na klase. Pero lahat sila tumatayo sa harapan. Why? Isa lang ibig sabihin nun, minsan may mga bagay sa mundo na ayaw mo, pero minsan yung paling talaga para sa iyo. Niya, gets hindi? So, marami, 2004, na-invite ako sa ganitong klase negosyo. Tahel na, siguro mga 12 years ago. 12 years na pala. Na-invite ako, and I always said no. Una nakapag-invite sa akin, kasi, hindi ko pa nakikita ang ganito klase negosyo. Marami na ako nakikita hindi maganda tungkol sa negosyo nito. Na-gets hindi? Yes. Eh, syempre, brad, graduate ako. Licensyado nurse ako. So, mayabang ako. Yung mga tipo na, oh my God, what's that? Diba, ang yabang ko kasi sa sarili ko, hindi yung nurse ako eh. Ang yabang ko sa sarili ko, kasi pinag-aral ko sa sarili ko. Pinag-aral ko sa sarili ko mula third year high school and fourth year college. Nag-nurse ako, wala namang nursing major, yung gluta tayo. O sabi ko sa sarili ko, parang ayoko talaga. Kasi bakit? Ang tagal ko nag-aral eh. Isipin mo, nag-aral ako para walang taon ako sa elementary. Walang taon ako sa elementary. Anong na taon ako ng high school? Pitong taon ako ng college. Tapos mag-networking ako, ang tindi. Namali. Sabi ko sa sarili ko, hindi networking ang sinasabi ko. Sa madaling salita, negative ako sa ganito klase negosyo. Why? Taga-tondo ako eh. Squatter ako lumaki. Feeling mo ba pare, meron sa amin na ano? Sabihin sa akin, pare, yayaman tayo. Feeling mo, naniniwala ako. Kaya pare, meron ako may squatter doon. Tama na yun. Pangalawa, sino kukunan ko ng pera doon? Sa tondo. Eh lahat kami squatter nga. Minakita ko na ba squatter sa area yung gitna mansion? So wala rin ako kukunan. So sabi ko, isa lang yung nakapag-realize sa akin. Wala na kapag-invite sa akin pinsan ko. Wala kapag-inap tinabla ko. Bakit? Alam ko sa sarili ko, ayoko. At pag kami mga lalaki sinabi namin ayaw namin, ayaw namin. Ganyan kami mga lalaki, Ton. Kasi kami po yung mga tinatawag ng mga tiga, sinanglipunan, Ton. May isang salita po kami, mga ito. Ganyan kami. Pakala ko lang pag-invite sa akin, best friend ko lang. Pakala tinabla ko. Bakit nga? Kami nga yung mga tiga, sinanglipunan. Pag sinabi namin ayaw namin, Ton. Ganon. Pakala ko pag-invite sa akin, half Canadian, half Filipina. Malaki yung... Yun. Ay, wala akong pakialam, Brad. Yun, sama. Ganyan ang mga lalaki, Brad. Banya. At least, para alis siya. Paano mo, pare, nung sumama ako sa kanya, nasa jeep na kami, guys. Sabi ko, saan mo talaga tayo pupunta? Sabi niya, huwag kang maganda, parang birthday ito. Ay, patay, gutom ako, pumunta ako. O, bakit? Walang klasika, pare. Tayo mga Pinoy, iba ang tingin natin pag libre. Iba lasa. Malinam-nam. Tama ba yun? Yung aftertaste niya, feel good eh. Tama ba? Alam mo, pare, pagdating namin doon, nakita ko ang daming produkto. Sabi ko, shit, okay ito ah. Yung birthday, parang may giveaways. Sabi, eh, na lumabay, pare. Sabi ko, saan tayo pupunta? Sabi niya, may hagdanan dyan. Sabi ko, ano gagawin sa hagdanan? Aakyat tayo. Pagkakyat mo, meron doon, ano, meron doon na kwarto, malamig. Hindi naman ako malisyoso na ano, mag-isip. Sabi ko, tara na, tara na.
Kahit naman, malay mo. Pag-akyat namin yung park, pagbukas ko ng pito, may siya mag-awa, power! Sabi ko, yun! Sabi ko, dito, hulto! Alam mo, parang kinupo niya ako sa unahan eh. Diyan ako upo. Yung babaeng kasama ko na may malaking tiwala sa akin, nandyan. Pag upo pa rin namin, gumating yung speaker ko na parang bata. Sabi ko, social waiter. Eh kasi parang mukha siya totoy na parpating pa lang, nakanektay pa, alam mo, waiter. Sabi niya, sir, anong pangalan mo? Sabi ko, shit, ako huna mo order. Sabi niya, ganito. Sabi niya, sir, anong pangalan mo? Sabi ko, Mark. Sir Mark, yes sir, this is you. Sabi ko, anong you? Menu. Sabi niya, sir, hahatiin ka sa gitna, meron kang dyan, sir. Sabi ko, teka lang, teka lang. Ito, magic show. Ano ba magkipan mo? Sabi niya, sir, dito magbabayad ka. Sa amin na dito, parang ganyan. Siko, sir, dito, sir, magbabayad ka, 15,000 pesos. Diyan ang hope na ganap ng pinakamalapit na pinto. So, bakit siya nakakit ng birthday party may entrance? Kaya sabi ko, sa sarili ko, sige na, total, nandito na kayo naman ako. Sige, makikinig na ako, bakit wala naman mawala sa akin? Bakit? That time, wala rin naman akong ginagawa. Wala naman akong million sa banko, wala naman akong kotse, wala naman akong pangalan, hindi naman ako artista. Wala naman mawala. Tama ba, eh? Paano ko magkaroon? At the end of the day, pare, let's be honest. Pinakita sa akin, pwede ako kumita almost 500,000 sa buwan. Kahit sino mababaliw dyan. Tama ba, eh? Tama. Alam mo, excuse me for the word, pero siguro, ang hindi na lang mababaliw dyan, walang utak na tao. Alam mo kung bakit? Sige mo to. Bakit ang tao, pag pinakitaan mo ng maliit, ayaw na tanggapin? Kaya kapag pinakitaan mo ng malaki, ayaw mo paniwalaan. Tama. Tama, mali. Tama. Sample, sabihin ko sa'yo, tate, alam mo, anak kita. Okay? Tate, puto, pagkakam naman tayo mulay. Tate, ay, hindi. Sabihin ko sa'yo, na, eto, 50 pesos baon mo, ha? Ano sabihin mo? Ay, late naman yan. Paano naman ako kakain yan? Tama, mali. O sige, bukas na, bibigyan kita kalahating milyong baon mo. Ano sabihin mo, tay? Weh! Totoo hindi? Totoo! Yun yung weird na part. Pangalawa, bakit ang tao, pag sinabi mo na pasesweltuhin kita ng 3,000 dirhams every month, magkakandara pa ka? Totoo yan! Bakit? Pumunta ka ng Dubai kasi alam mo, walang ganun sa Pilipinas. Tama mali? Tama. Pero pag sinabi ko sa'yo, dito, pwede kang kumita 45,000 isang buwan. Hindi ka nagkakandara pa, brad. Nag-iisip ka, totoo kaya to, totoo kaya to. Totoo hindi? Totoo. O di ba talino? Totoo hindi? Totoo. Why? Sanay ho tayo na kailangan natin magtrabaho para kumita ng pera. Alam mo, sabi na isang billionaire sa US na title ko si Warren Buffett. Tagalugin ko na lang. Habang hindi mo kayang kumita ng pera, habang natutulog ka, hindi ka yayaman. Totoo hindi. The fastest way to earn big money is to invest. So sa madaling salita, hindi ako naniniwala sa speaker. Ang naniniwala ko ito, itatry ko. Why? Kumikita ko sa pagiging nurse, 8,000 pesos, ha? Pesos. Dito, malaki. 8,000 pesos. Sabi ko, kung kikita ko sa networking ng 2,000 isang linggo, 8,000 pa rin. Tama. Yung 8,000 ko sa ospital, 8 hours a day. Dito, 3 times a week, 1 to 2 hours lang. Sabi ko, para lang ako na traffic sa EDSA. Sabi ko, sige, gagawin ko. Alam mo, pare, yun ang ini-expect ko. Pero yung ba nangyari, hindi. Ito yung matindi. Sabi sa akin, nag-invite sa akin, tatlo lang ang nagawin ko. Kikita ka na malaki. Sabi ko, walang books. Wala. Hindi kailangan nito. Hindi. Kahit nga tanga, kikita eh. Sabi ko, sabi niya, tatlo lang. Una, pag-aralan mo yung negosyo. Sabi ko, madali lang yan. 21, 24 years, 22 years nga ako nag-aral. Dapat 14 lang eh. Pero school ko, inabot akong 22 years eh. Sabi ko, kaya ko yan. Mag-i-invite ka ng mga tao ah. Marami akong kaibigan. Kaya ko yan. Pangatlo, dapat malakas loob mo. Dahil wala naman yumaman, mahina loob. Tama. Sabi ko, kaya ko yan, malakas loob. Bakit? Ang dami namin rambol sa tondong, boy ako eh. Hindi naman siguro ako mamamatay dyan, di ba? Sabi niya, hindi. Yayaman ka rito. Sabi niya, hindi naman, actually, hindi naman nababaliw eh. Alam mo, natatawa ako sa kanya. So, naniniwala ako, kikita ako ng pera, pero hindi ako naniniwala sa kanyang yayaman ako. Gets, hindi? Yes. Kasi magbenta ka ng balot, brad. Kikita kang pera, pero hindi ka yayaman. Tama. Sabi ko, subukan ko lang. Wala ko mawawala sa akin eh. Sinubukan ko ngayon. Pinag-aralan ko yung negosyo. Nagtitraining kami. Sabi ko, marami ko natututunan. Sabi ko, okay ito. Sunod ako, nag-aaralan ko. Sabi ko, gusto ko rin magsalita. Gusto ko rin mag-speaker. Kasi madaldal talaga ako eh. Sabi ko, sige.
Alam mo, pare, yung ano, yung lakas ng loob. Brad, bata pa lang ako, malakas ang loob ko. Ang sabi sa amin sa kondo dati, pag malaki kalaban mo, huwag ka mamaya. Kumuha kang bato, hampasin mo sa ulo. So, ganun kalakas ang loob ko, Brad. Sa buhay pa. Gets hindi? Yes. Yung pangatlo, sabi niya, yung mag-invite ako. Sabi ko, marami akong kaibigan. Ayun, nawala lahat. Kasi kinatoko yung trumpa ko. Siyempre, maliw na pala. Yayaman ako. Madaling araw nun, galing akong training, kinatoko yung trumpa ko. Sabi ko, tol! Sabi niya, bakit? Bro, sumama ka sa akin bukas. Sabi niya, bakit? Bro, malakihan to. Alam mo, sabi niya, bro, tahimik na pamilya ko. Sabi ko, mali. Alam mo, doon ako nahirapan. Eh, sabi ko sa sarili ko, alam mo, sabi ko sa invite sa akin, bro, nag-member ako. Ginawang ko ng paraan yan. Alam mo, hindi ako yung tipo ng tao na pag na-invite ako, mabunutin ko yung 15,000, bibigay ko sa'yo, pinangutang ko yun. Hindi ako naiyano eh, bakit? Naging successful ako eh. Umangat buhay ko eh. So kung pinangutang ko ngayon, hindi na pinag-uusapan kung ano ginawa ko nun. Ang pinag-uusapan, yung resulta sa akin ngayon. Guess hindi? Yes. Sabi ko hindi. Pinangutang ko yun bro. Bakit ganun? Sabi niya bakit? Lahat ang kakilala ko, bari. Lahat ng, alam mo ha? Elementary, kinder, college, high school, pati nag-repeater ako. Sa amin ang class. Pero lahat siya ninipahit ko. Alam mo akin, wala naniwala? Wala. Sabi ko, bro, yayaman tayo. Kasi yun ang tanong sa akin eh, yayaman tayo. Sabi niya, bro naman, huwag kami, iba na lang. Sabi niya, don't ask. You're so blurred talking. Alam mo kausap. Alam mo, no, Barry, wala naniniwala sa akin. Sabi niya sa akin, oh, hindi naniniwala sa mga kilala mo. Oh, sino yung invite ko? Sino pa mas marami? Kakilala mo hindi. Hindi ko kilala. O, hindi ka malungubusan ng invite. Tama. Sabi ko, kakausap ako hindi ko kilala? Oh! Kakausap? Paano yun? Sabi ako, sabi mo. Bro, nahiya ako eh. Nahiya ka? Oh, huwag ka mag-quit ka na. Grabe! Sakit! Sabi niya, parang in-invest ko. Brad, tandaan mo, kung gusto mong magbago ang buhay mo, gagawa ka ng bagay na hindi mo ginagawa. Sabi ko, sige, tinagay ko. Ano ba, tinagay ko? Sa may overpass ang right to? Nag-trip na lang ako. Natabak sa lumo ko, inaakirang ko. Sabi ko, sa bagay sa kailan ko. Sabi ko, kumusta? Okay ba? Sabi, eh kasi nag-invite ako, nakasort ako, nakasando ako. Eh dati mo nakikatawang ko eh, noong araw. Wow! Eh, choppy na eh. Pero meron naman yung, di ba kapag in-appearan mo, ganyan? Hindi ko binibitaw ng kamay, ilalaki. Sabi niyo bro, tagisong ka. Taga nito, o taga doon din ako. Bro, hanggang sa nagdare-diretso ako, ibang mga na-refer ko, pag ibang probinsya pala. Ibang na-refer ko, at ibang bansa. Yung ibang nga nakarating na rin sa Dubai. Alam mo, it's hard to believe kung ano yung nangyayari sa akin. Nahirapan ako? I'll be honest, yes. Pag may nagsabi sa'yo, kapatid, na madali ang networking kapatid, niloloko ka niya. Tatandaan mo, kapatid, lahat ng bagay sa mundo kailangan mong paghirapan para magkaroon ng resulta. Tama! Pag may nagsabi naman sa'yo na, alam mo, para wala kang gagawin dito, kikita ka. Brad, hindi kanya niloloko, Brad. Tinaanak ka na niya. Pinakita ka na ba nagkaanak ko lang ginawa? Itigal lang. Ay? Tama ba? So kung gusto mo ng resulta, kailangan mo may gawin. Tama ba? Alam mo, parang dinare-diretso ko lang. It's hard to believe kung ano nangyayari sa akin. Hindi ko na sabihin sa'yo kung kinanaging sasakyan ko. Hindi ko na sabihin sa'yo kung anong meron ako. Why? Importante isa lang. Naniwala ako sa isang bagay na hindi pa naniniwalaan ng marami. Naniwala ako sa isang bagay na akala ko imposible. Pero alam mo, when I became successful, ngayon nag-negosyo. May negosyo ako sa Pilipinas. I'm planning to have a business here. Who knows? Dubai ako. Magtatayo akong negosyo sa Abu Dhabi. Hindi ko alam, fingers crossed. Pero I'm planning to have a business here. I'm driving my dream car. Sa baba. Hindi ko na kailangan sabihin kung ano yun. Importante, tapat bulong niya. Alam mo dati, nung magkabata naman tayo, ginagutahin, mataas pangarap natin. Totoo hindi? Ang gusto ko magkaroon ng Lamborghini, gusto ko magkaroon ng Ferrari, ano magkabata tayo, mga ganyan ka, edad ko, yan. Yan, inatawa ko na, kapatid. Ganyan ang edad ko, Brad. Maniwala ka, take ko pa sa busa, chonky nung ano, nung bata. Gusto ko ng ano, pre, ng Lamborghini, pare. Kasi napapanood mo yan eh, tama mali? Ang bata, pag may nagandahan siya, gusto niya may ganun din siya. Tama mali? Tama! Nung naging high school ako, pare, sabi ko, gusto ko ng ano? Gusto kong BMW, Mercedes-Benz. Kasi nakikita ko yung mga gangster kasi ako dati. Yung mga G dati, pare, di ba, maka-lower, naka-22, naka-lower, tapos bumabayo, ganun yung mga, especially sa mga lalaki, maintindihan niyo ako.
hindi pa ako naging babae, hindi ako mag-get sa akin. When you reach that age of 20 at matatapos ka ng college, ang sabihin mo ganito, gusto ko ng Honda Civic. Kasi yung Honda Civic, pag nilagay mo ng bags, tapos dinarap mo, okay na. When you reach the age of 30, ano kayang gandang bili ng kotse? Kasi second hand, pwede na eh. When you reach the age of 40, ang sabihin mo ganito, alam mo, hindi ko na kaya, medyo malabo na mata ko eh. Motor-motor na lang. Yung gusto ko, yung motor ng mga ngomo. Alam nyo kung ano yun? Ano yun? Alam mo kung ano? Mio. You reach the age of 15. your dream starts to fade. Ang sasabihin mo lang ganito, anak, eto ang pangarap ko sa iyo. Tama mo yun? Gusto mo bigyan adventure? Gusto mo malaman kung gaano katagal ka lang nag-i-enjoy sa buhay? 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Maraming tao, hindi, lahat pala tayo, nag-start tayo, pinanganak. Meron ba rito galing sa itlog? Wala naman. Ito yung kabataan stage mo. Dito kayo mga tipo na naglalago ka, wala kang pakialam sa nangyayari sa mundo, mataas ang pangarap mo. You'll start working between 17 to 20 years old. So, matagay din. Tama ba yun? Ngayon, kung umabot ka ng 80, congratulations. Congratulations. Binira na lang mo ang umaabot dyan. Tama ba yun? Tama. Let's be honest. Lahat po tayo mamamatay. Pero wag muna ngayon, ha? Okay. Lahat tayo aabot sa 80. Hindi. Pwedeng mas mababa ka dyan o mas tumas ka ng konti. Mga 81. Hindi, swerte ka na niya. Sa dami ng bisyo ngayon, sa dami ng lifestyle ngayon, gimikan, ang orfe na natutulog, sigarilyo, kaya ako vapor ako. Nag-promo. Diba? Diba? Pwede dito ko lang. Now, we'll start to work here. And meron dito kapareho ko na maagang nagtrabaho, maiintindihan ako. I started working at the age of 16. Yung may SSS na ako. At the age of 16, nag-McDonald's ako, McDonald's boy ako, ayun ako. Hindi ho so ko yan, ha? Eto ho ako, ha? Eto yan. Now, you start here. At magtatrabaho ka hanggang 65 years old. Why? Diyan ka mag-retire. Tama rin. Pag-retire mo, Brad, meron ka retirement fee. Tama rin. Pagdating mo ng 65, wala ka sakit. May nararamdaman ka niyan. I'm sure may nararamdaman ka niyan. Ang haba ng panahon mo ng trabaho, ang sipag mo eh. Kasi nga, magaling ka. Now, ma-enjoy mo yan. Bakit bro? 65 hanggang 80, 20 years. Kung umabot ka. Eh kung dito pa lang, deads ka na. Gets hindi? So ano yung sinasabi ko sa inyo? Dito sa front row kasi, kaya mag-enjoy dito. Kaya mag-enjoy dito. Kaya mag-enjoy dito, 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 dito. Ano yung gusto kong sabihin sa inyo? Kapatid, ilang taon na tayo? Ngayon ka po ba matatakot sa mugal? Hindi ko naman kailangan maging positive kasi sinasabi ko. Ang sinasabi ko lang, subukan mo. Eh, ano naman yun kung di ka sumali? Gusto nyo, yung palibali yun, diretso. Diretso! Kaya di ka sumali, Brad. Mayaman ako. Gets hindi. I'm a businessman. Would you think I'll be wasting my name and credibility for 1,490? No. Ano gagawin ko sa 1,490? It's just so happy na ang sabi ko dito sa UAE, I promise UAE, gagawa kami, ako kasama lahat ng mga M-clubs, kasi magagaling ang M-club ng UAE. Gagawa kami ng 10 milyonaryo. 10, 2016 to 2017. Nangyari ba? Iba. 4 na milyonaryo pa lang. Pero, wala pang 2017. Yung dalawa ho, 200,000 lang, M-club na rin. So, 6 na. 3 pa. Ay, 4. 6. Apat na lang. Gets hindi? Yes. Wala pang 2017. Now, pwede ka maniwala sa akin, pwede hindi. Kung hindi ka maniwala sa akin, okay lang. Gusto mo humunin pa kita eh. Huwag ka sumali. Huwag ka sumali. Kasi hindi ko naman kawalan. Pagbaba ko, maganda auto ko. Pag uwi ko ng Pilipinas, may driver ako. Maganda bahay ko. Nandito ako sa UAE kasi nagbabakasyon ako. Pwede ko umuwi kahit kailan ko gusto. December, dadaling kay family ko dito. Hindi, yung aeroplano ko dadala rito. Pero naman po ako, di ba? Hatakin ko yung pamilya. Dito ako mag-Christmas. Yun yung buhay ko ngayon.
hindi ako pwede na, every year mag-cover ako ng Pilipinas. 1 week, 1 month. No. So, ano yung sinasabi sa'yo, kabayan? Mahirap maging mahirap. Totoo hindi? Yes. Isang beses ka na mabubuhay sa mundo. Bakit hindi mo sarapan? Am I convincing you, no? Ang trabaho ko, magpayaman ng tao, mag-convince hindi. Kung gusto mo yumaman, convince mo sarili mo. Kasi wala naman yumaman na kinonvince sila eh. Alam mo, parang gusto mo yumaman. Iko-convince kita. Ang sabi mo, ang sarap kayo mag-hirap, enjoy. Tama eh. Now, 1-4-90. 1-4-90. Am I asking you na ibigay yan sa akin? No. Isipin mo to ha. Kung medyo malawak ang pag-iisip mo, ito maiisip mo. 1-4-90 ko. Ang iisipin mo ito, paano ko mababawi yan? E pag binigyan ka mo yung product, magkano ang halaga? 1-5-90. Eh hindi, ayaw mo ibenta. Gusto mong gamitin, aba pumuti ka. Pumuti ka kasi puti ko. Kasi never naman ako nagluta. Never ako nagluta kasi half Spanish ang dad ko. Yeah. My dad is half Spanish. My nose is Filipino. Kaya na half lang eh. May gets hindi. Yes. So hindi ka pala right panalaman eh. Now, mag-refer ka lang ng tao. Brad, alam niyo yung Trent Tumusan? Yes. Ang yung Facebook may nag-refer eh. Nung pinanood ko ba, kumita sila? Hindi. Nung sinabi mo, uy, open na Jollibee! Kain tayo kung pinakain mo yung tropa mo. Hindi ka na nga kumita, nag-gasos ang kape. Bakit? Nilibre mo eh. Tama mali. Tama. Hindi ho ito gastos. Ako as a businessman, you can join or not. I don't care. I'll be honest, I don't care. Kasi kahit naman sumali kayo lahat, hindi rin naman ako kikita. Strong side ko ho kayo. Pero bakit kasi nasabi yan? Why? Wala na ho ako mahihingi sa Panginoon. Wala na ho. I have everything I want in life. May negosyo ko. I have my family. Meron akong dalawang magagandang anak. Kamukha ko. So pag medyo may kagandahan ng dati, parang joke sa inyo, ano? meron akong sasakyan. May ipon. Maraming tao nagtatanong, if you're that successful person, bakit kinapat ko ba yung sarapan at kapangin kami sa ginagawa? Simple. Una, bakit nag-inegosyo ako, nagpo-front row ako? Simple. May pera. Why? Tama ba? Tama. Alam mo, I'll be honest with you guys. Okay lang, gusto niyo ba prangkahin ko kayo? Panigwi-digwi na lang. Prangka. Hindi ko alam kung iti-take mo to as a challenge. Or iti-take mo siya as parang ino-offend kita. Pero try to think this out. Kung normal ka estudyante, ako special challenge kasi yung estudyante. Yung 14 years kinuha ko 22. 14 years ka nag-aral. Tama? Tama. Pumila ka ng mahaba sa Pilipinas. Nag-DFA ka. DFA ba? Yes. POEA. DFA? Ano ka, drugs? Pumila ka dito sa may immigration dito. Kahit amoy lawanit yung mga tao. Brad! First time ko naka-experience yung una ko pumunta ng Dubai, Brad. Yung amoy kumakapit sa damit. Seryoso hindi? Seryoso. Hayo! Pumila ka dito. Now, ang starting mo siguro 2,500. 5,000. Malaki niya. O sagit na natin 10,000. Malaki. Yes. 100,000 yan sa Pilipinas. Tama mali. Tandaan mo, Brad. Pag ito kinikita mo, makakapagpadala ka. Tama mali. Tama. Pag ito kinikita mo, 5,000, tamos, makakapagpadala ka. Meron pang mga balikbayan box. Yes. Tama mali. Dito, Brad. Maniwala ka saan, Brad. Kaya mong kumuha ng condominium doon. Monthly, babayaran mo? Oo. Kaya. Tama mali. Tama. Pero kapatid, tandaan mo. Habang lumalaki ang sweldo mo at wala kang extra income, lumalaki rin expenses mo. Tama. Hindi na nga yun. Ultimo yung tao sa paligid mo na sinusuportahan mo, tumataas din cost of living nila. Totoo hindi? Totoo. Ilang tao ang kilala ko dito sa dito sa UAE, mas malaki diyang iniikita, 12,000, 18,000, 20,000. Pag tinanong mo magkano na ipon, wala. Tama. Huwag mo tayo magplasigan. Tayo mga Pilipino, meron mo tayong gift. Alam niyo yung gift natin? Kayabangan. Pag bumili yung tropa mo ng iPhone 7,
ang sweldo niya pare 5,000 lang. Brad, bibili ka bakit? 10,000 ako eh. Tatapatan ko yan. Tama. Amali. Tama. Angas tayo eh. Let's be honest. Mas maraming Pilipinong mayabang kaysa mayaman. Totoo. Let's be honest. Totoo hindi. Totoo. Ngayon ito yung malupit. Ang iPhone 7, ilang Pilipino ngayon magkaka-iPhone 7? May iPhone pero walang iPhone. Totoo hindi. Pero gusto nila, magkano iPhone 7? 4,000? Pagdating nito ng 2 taon, Brad, may feasibility study, magkakaroon ka ng mga million? Kami dito meron eh. Ang kailangan mo lang 1,490? Tama mali. Now, sa lahat ng sakripisyo mo papunta dito sa UAE, at alam ko yung iba sa inyo, medyo matagal na rito, may tanong ako sa'yo. Yung kinikita mo ba, feeling mo, yan ang halaga mo? Hindi. Oh, hindi mo worth yan. Alam mo, worth mo? Yung worth mo, ang sweldo mo, mabibili mo yung gusto mo. Pero I'll be honest, hindi ka makakabili ng pangarap dyan. Lahat ng lalaki, nangarap magkaroon ng supercar. 100,000 isang buwan, hindi makakabili ng Ferrari yan. Na pangarap mo yan. Ewan ko sa babae. Babae, ang pangarap mo, may diamanteng Barbie. Yung diamante yung mata, hindi ko alam. Nag-gets hindi. Makakabili ka ng condo dyan, pero hindi ko makakabili ng dream house mo dyan. Tama ba rin? Ang pinag-uusapan natin, 10,000 ha. Paano kung nandito ka? House. Wow. Makakabili ka ng lupa sa pasok. Hulugan pa. Not to offend anyone. Not to offend kung kahit sino. Gusto ko lang open mo yung mata mo. Hindi kita kinukuha na ng pera. At kahit gaano kaganda ang sabihin namin sa unahan, isa lang naman gusto malaman eh. Kapereho din kita eh. May anak ko wala, magulang eh. Totoo ba yan? Gusto mo lang naman talaga malaman kung totoo to eh. Ako ho magsasabi sa inyo. Totoo ito. Totoo ho ito. Wala ho ako sa harapan niyo kung di totoo to. Bakit? Magninegosyo na lang ako. Tama eh. Tama. Negosyo na lang ako. Now, tulungan kita. Pero kapatid, hindi naman sira ang ulo ko. Tutulong ako kung gusto mo magpatulong. Mahirap tulungan ng taong ayaw magpatulong. Tama. Mahirap turuan ng taong masyado nagmamagaling sa buhay. Pero the ending, ang ending, nga. Pinakamasar ako, I'm 35 years old. I'll retire at the age of 40. Punta ako Dubai. Punta masarap sa Dubai. Ano pinakamasarap sa Dubai? As Dubai o UAE? Masarap pala sa UAE kapag ka-meter ka. Tama. Totoo yun? Totoo! Sarap! Visit ako rito. Daligay family ko. Yung mga anak ko, dalaga na. Di ba dito ko sila dadalhin? Kasi pag may maniligaw na sa Pilipinas, dito ko na sila dadalhin. Ka? Siloso ko eh, ha? Eh, gets hindi. Yun yun. Alam mo yun, being successful, na-realize ko. I've been a poor man, I've been a, let's say, angat sa buhay. Ayaw ko nang bumalik sa faith, mahirap. Alam mo, isa lang pangako ko sa buhay ko, na kaya kong tuparin yun. Hindi makakanasan ang mga anak ko yung naranasan ko ng bata ako. Dahil ang mga anak ko, maturo yan, di ba, kung nasa mall yan. Daddy, I want that, I want that! Eh, kadalasan yung panay ko sa English era, hindi kami close. I want that. Alam mo yung pinakamasakit sa magulang? Yung hindi niya mabiling gusto ng anak niya. Kaya nga tayo nagpapakahirap, especially kung mayroon mga anak dito. Kaya tayo nagpapakahirap para sa mga anak natin. Not for us. Tama. Pero ang pinakamasarap, di ba mabiling mo yung gusto nila na nasa tabi kanila? Tama. So, balik tayo sa isang bagay na kung bakit ko ginagawa ito. Wala na akong hihilingin isa na lang. I made that pact with him. Sabi ko, God, isa lang mo yung hiling ko sa inyo. Lahat po ng gusto ko, binigay niyo po sa akin. Unang dahilan, kung bakit ako nandito sa harapan. Lahat naman ang meron ako galing sa kanya. Gusto ko lang i-share sa'yo. Maniwala ka't hindi, shinare ko sa'yo. Gets hindi? Yes. Pag nakakita ka naman talaga ng successful na tao, gusto mo yung buhay niya, huwag kang plastic. Gusto mo buhay ko. Kasi masarap eh. Mayroong barito yung mga tipo ang gusto nila habang buhay magtrabaho, no. Let's be honest, kabayan. Ayaw mo niyan. Pero ito yung masakit. Kahit ayaw mo niyan, kailangan mong gawin.
Tama. Tama ba niya? Tama. Ano yung pinakamasarap yung mga tipo na pagdating mo ng opisina lang? Boss. Yes. Yes, why you here? Why you here, ha? Huh? Why you here, my friend? Boss, you're fired. After 5 years, you became successful in front row. Then darating yung isang alari niya. Boss, we have our big investor. At ang lalabas mukha, yung dating empleyado, investor niya na ngayon. Astig. October, I'll be having a car na pangarap ko, bata pa ako. Lalagyan ko siya ng 3 stars in the sun sa likod. Para malaman ng maraming tao, hindi lang yung mga ibang lahi kayang bumili ng mamahaling kotse sa Dubai. Pilipino rin. Tama rin. Now, I'll be giving you a pact. Deal. 3 years mayaman to. Hindi ko sabihin sa'yo next week mayaman ko lang. 3 years mayaman to. Hindi ka naniniwala? Try me. Try mo yung kaya sumugal sa akin. Now, sasabihin ko sa'yo direkta. Kung gusto mo yumaman, sugalan mo ko. Ang sugal mo sa akin, 1,490. Ang sugal ko sa'yo, 4 na buwan. 4 na buwan, pag hindi mo nabawi yan, babalik ko pera mo, doble. Diba? Oh, hanapan mo ako ngayon ng kumpanya na kayang bigay sa'yo yun. Hey, nag-network na ako dati. Pero hindi ka pa nag-front row. Tama. Tama. Marami tao kasi dito sa UAE, medyo maangas eh. Alam mo kasi nag-network na ako dati. Ano nangyari? Wala. O hindi mo alam network. Totoo. Tama, mali. Tama. Parang ganito, meron tao, medyo may saltek. Eh, may kasi yung meron akong kaibigan eh. Nag-network siya, wala naman nangyari. Tapos sasabihin ko ganyan, ay, sa akin may nangyari. Gusto mo may mangyari sa buhay mo? Oo, iba sa kanya nakikinig. Gusto mo yung mangyari sa buhay mo, makinig ka sa may nangyari sa buhay. Tama. May nakita ka naman, doktor, makinig sa engineer. Tama, mali. Tama. So, ano yung dahilan kung ba't nandito na ko? Pinaka-importante yung pangalawa. Sabi ko sa kanya, gagawin ko lahat. 85% front row members. Marami naging millionaire. Tanong niya sa kanila, most of them, nung na-invite, sumugal sa akin. 80 plus na akong millionaires. Most of them, lalo yung mga nagsisimula, yung mga dating nauna. Ako ko nagpasal sa kanila. Napahiya ba ako nun? Eh sabi niya isa, alam mo iyo, mas alam ko yung buhay sa'yo. Eh di wow. Why? Hindi ako dito para mamili. Nandito ako para i-share yung blessing na nagamasan ko. It's either you accept it or not. Ang sugal ko yun, Erta. Yun lang. Tato lang gagawin ko. Salamat. Eh, kaya ko pa nga eh. Ngayon, 4 na buwan, 1,490 mo, babalik ko pera mo, may talo ka wala. Wala. Bigyan mo lang ang 3. Una, bigyan mo kaming oras. Wala akong kahit anong negosyo sa mundo na hindi mo binigyan ng oras. Tama. Tapos may nangyari sa'yo. Tama, mali? Tama. Jowa mo ngayon, huwag mo bigyan ng oras, brad, iiwanan ka niya na. Totoo hindi? Tao. Sakit ko niya. Next, dalawang tao. Eh, bakit may mga tao po? Eh, bakit may mga ganyan pa? Brad, lahat ng isang establishmento sa mundo kailangan ng tao. Yung Jollibee, kung walang tao, magsasara, hindi. Sara. Kailangan ng tao? Yes! Yes. Yung pinagtatrabahohan mo, hindi tao kailangan? Tuta? Lahat ng bagay kailangan ng tao. Brad, manood ka lang ng sine, Brad, kailangan mo ng tao eh. Negosyo pa. Tama mali? Tama. Now, pangatlo, always believe and trust him. Yes. Toy. Kahit anong gawin mo kung wala ka sa kanya, wala mangyayari sa'yo. Gets hindi? Yes. Now, etong deal ko na to, may nagtatanong, eh, kailan ba kailangan yan? Ah, hindi ako nagmamadali. Sobrang nagmamadali ako. Ngayon, o bukas, sugalan mo ako. Dapat member ka na. Iyan mo ako. Pag sinabi mo sa akin, anong araw ngayon, brother? Tuesday. Pag sinabi, hindi, Sabado na ako. Pag ganas mali. Kasi hindi ko na kaya ipangako sa'yo yung sinabi ko ngayon, no, papapangako ng Saturday. Why? Mula ngayon hanggang Saturday, araw-araw kita usap kami. Tama. Pag parang ganito, anong pangalan mo? Almira. Almira, tayo ka po, mami ha.
Eto yung deal. Harap ka po sa kanila. Mami, feeling niyo po, ilan po yung tao rin sa loob ng partner ko? Huwag nyo po isa-isa. San siya lang? 40. 40? May coach? 40? Now, ito yung deal. Pag si Mami Almira sumugal, sinugalan niya ako. Ang pangalan ko, Mark Anthony Cruz. Gusto yung makita sa sakyan ko, gusto yung makita nangyari sa buhay ko, kung ano yung mga collection ko sa sakyan, check it sa internet. Google, Yahoo, YouTube. Huwag yung porn, ha? YouTube. Ganun lang. Okay? Marami lang gusto kasi, Mami. Ito yung malapit. Pag siya sumugal, lahat ng papasok bukas at mamaya, lahat under niya. Wow. Bawi siya, hindi? Okay. Hindi nang pag-usapan ko sa sarili. Walang tao na ayaw ng magandang buhay. Walang tao na ayaw matulungan ng parents niya o mga anak niya. Kapatid, isa lang payo ko sa'yo. Gusto mong magbago buhay mo, ibaba mo isang bagay para kumita ka na malapit. Baba mo pride mo. Ang taas ng pride mo eh. Bro, di mo mapapakain yan. Tama mali. Eh kasi yan eh, hindi ako naniniwala sa'yo kasi may balbas ka. Wow ah. Gusto ko kaya yung balbas, tagal ko ng pangarap to. Brad, kung meron dahilan, may solusyon. Hindi. Now, salamat po mami, ha? Now, eto yung deal. Ngayon or tomorrow, sugalan mo. Sugalan kita. I'll be here every Tuesday and Tuesday Friday. Tuesday, Friday, dali mo na lahat ng negatipong kilala mo. Bakit bro? Walang matigas sa tao sa malaking pera. Tama. O hindi? Sabi ni isa, hindi naman ako mukhang pera. Dalawa lang ang klase ng tao sa mundo. Kung di mukhang pera, tawag sa'yo. Ang tawag sa'yo, ano? Ipokrito. Kung ayaw mo ng pera, ba't nasa UAE ka? Ano, trip-trip lang? Guys, alisin muna natin yung abang. Alisin muna natin yung ayoko sa ganyan. Ayaw mo nga eh, kaya mas kailangan mong gawin. Kasi yung pinaka-ayaw mo, yun yung magbabago sa buhay mo. Tama! Hindi mo mag-gets. Diba? Gets hindi? Yes. Ano yung point ko? Hindi ako kami kalaban, kabayan mo kami. Kapatid, sino yung na-expect mo na tutulong sa'yo? Ibang lahi? Ibang amoy? Imagine ko lang kasi mami eh. Diba? Yung amoy mo kasulaso-laso. Sige, sa'yo ko maniniwala. Yes, hindi. Mga kapatid, ulitin ko ang pangalan ko, Mark Anthony Cruz. Huwag kang maghinala sa akin. Huwag kang matakot sumugal. Matagal ka nang sumusugal sa buhay mo dito. Saan ka sumugal? Hindi ka magpapalala. Paglabas mo, huwag kita magpasika. Huwag kang ano, pag-iisipan ko muna. Pag-iisipan muna, huwag kita sumali. Kasi naniniwala ko, 1,000,000 dito, hindi yung pag-iisipan. Hindi, ayoko ng kunin, baka iniisip ko, baka 900,000 lang. Ngayon, nanapa mo ko ng speaker, bibigyan ko ng option para rin sumali. Eh, lahat naman ng networking, nagpapakamatay para mapasali ka. Tama. Bakit ako may condition, Brad? Why? Aminin mo man o hindi, matagal mo nang gusto ng malaking extra income. Binibigay ko na sa'yo. Sa pinaka... Hindi ko napipiliin yung words, ha? Pero kung tamaan ka na lang. Na yung pinakikita ko na sa'yo, na yung kapabaaarte ka ba yan? Tama man eh. Hindi ko alam kung ano susugal mo, pero ako susugal ako. Sugal mo ako? Sugal ako kita. Wala ka naman talo. O gusto mo, ito na lang. Hanggang doon. Saya yan. Pag smile mo dyan, wala ka nag-iipin yan. Tama man eh. Grabe ito. Pag makikita mo yung sakyan ko. Hindi ho yun resulta ng pinaghirapan mo. Hindi resulta ng front row, resulta ng networking, hindi. Resulta ho yun ang decision ko noong 2004. Lahat ng nangyayari sa iyong kapatid, buhay mo ngayon, at lahat ng nangyayari sa iyo, yan yung resulta ng mahabang panahon na decision mo na akala mo tama. Kapatid, aminin na natin kasi, dinideflect mo ko, hindi kayo. Brother naman, wala tayong tataasan ng ihi dito. Pare-pareho tayong Pilipino rito. Yes, hindi. Yes. But, kung enjoy na enjoy ka pa sa hirap ng work mo, ay go. Ang saya niyan eh. Ako, hindi na ako empleyado ngayon. Boss na ako.
kung alam niyo lang yung negosyo ko sa Pinas. Sabihin mo, weh, sa'yo yun? Hindi ka naman kailangan sabihin. Kasi importante ngayon hindi yung negosyo ko. Importante ngayon hindi sasakyan ko. Importante ngayon, yung magiging negosyo ko at magiging sasakyan ko. At ang pinakamasarap, Pilipina tayo lahat. Yes! Sabihin niyo sa mga invite sa inyo, huwag na pag-ibinigo. Meron tayong credit card, meron tayong cash. Hindi ka na pinipinat, bro. I'm not asking you guys to join. I am telling you guys to join. Believe me. Kung meron kang paniniwala, ang maniwala ka sa akin kapatid, hindi ka pipilitin, bro. Pero Nick, ang sasabihin ko lang sa'yo, Brad, maniwala ka sa akin. Kung hindi totoo to, wala ako sa harapan nyo. First hand ho na experience ko. Gawin mo, sugalan ka. Yes, hindi. Yes. Kung ayaw mo sugalan, huwag. Ano gusto mo? Pilitin kita, sige na, sugalan. But, think cash. Ayaw mo ko sugalan, ngayon hanggang bukas. Sabi mo sa nag-invite sa'yo, ito lang ha. Huwag na masyado mahaba. Una. Gusto ko malaman yung three heads. Hindi para gawin mo. Para lang alam mo, meron tayo niyan. Kasi mamaya yung katabi mo, kaya niya pala eh. Kasi ito may pinakamalaking kitahan eh. Tama. Gawin mo man eh, hindi. Naging transparent kami na meron kami niyan. Gets hindi? Pangalawa. Kung medyo dark-colored ka, kunin mo yung gluta. Kung medyo mataba ka, kasi before, 5 months ago, was 203 pounds. Now, 162 pounds. Wow. Kunin mo yung gluta. Kung medyo majubis ka, kunin mo yung slimming. Kung medyo feeling mo, yung mukha mo hindi angkop sa edad mo. Hindi, may ganun eh. Yung mga tipong ano ka, yung mga 16 ka, ang itsura mo, 30. Kuha kang... Ganyo, anti-aging. Pero kung pagharap mo sa salamin, parang kailangan mo yung tatlo at badly needed mo na. Pwede ka mag-all-star. Hindi ko sinasabing ano ka. Pero malay mo naman, combo ka. Pero brad, after ng 6 months, maputi kang sexy kang batang-bata. Wow! How? Oh my God! Yes, hindi? Yes. Now, this fun, less simple, less hard. Pero maniwala sa akin. So change your lives. Yes. Okay? Ang pangalan ko po ulit, Mark Anthony Cruz. Hindi na ako, ako papaligod-ligod. Sabi niya, invite sa inyo. Ay! Wait lang. Meron pala akong dalawang kailangan sa inyo. Para malaman mo kung worth it ka para sumali, ha? Dalawa lang. Nung pumunta ka ng UAE, dalawa lang dinaman ang dinalaman. Ang dinala mo, lakas ng loob. Tama mali? At visiting visa. Totoo hindi? Totoo hindi? Sa akin, dalawa lang kailangan mo. Lakas ng loob. Kailangan ko malakas ang loob mo. Ito pa isang option para hindi ka sumali. Pag mahina ang loob mo, wag na wag kang sasali. Alam mo, brusko-brusko ka? Brusko ka! Malakas ba ang loob mo? Hindi nga eh. I can't do it. Ayoko ng pabebe, ayoko ng maarte, gusto ko lang malakas ang loob. Kaya hindi? Kaya! Pangalawa, kailangan ko mataas ang pangarap mo. Yung, eto ah, may mataas na pangarap, merong pinagtatawanan sa taas ng pangarap. Ang kailangan ko, yung pinagtatawanan sa lakas ng sa taas ng pangarap. Why? When I was starting this kind of business, lahat ng pangarap ko pinagtatawanan. Ngayon, lahat ng pangarap ko nakakatawa, nakakatuwa na sa akin, at sila nga. Yes, hindi? Yes! Yes, hindi? Yes! Now, come on guys, let's get our drinks. Bakit? Ang tagal na pangarap natin gusto natin kunin. Kunin na natin. Yes, hindi? Yes! Okay lang sa inyo, kunin natin. Yes! Ano naman kasama niyo? Ba't kayo magtatakal? Diba? Yes, niyo? Yes, niyo? Hindi mo atis niyo? Yes, hindi? Oh! Wait lang! Kung hindi sasali ngayon, maniwala ka sa akin. 3 months, bigyan mo ko 3 months. Ma-invite ka ulit. Oo! Oh. At ano mong sinuspigil? Ako rin. Oo na! After 3 months, masaya to, masaya to! After 3 months, huwag ka ulit sasali. Wag! Wag! First, bigyan mo ko kapat naman. Ma-invite ka ulit. Alam mo sinuspigil? Ako rin na rin. Pagdating ng isang taon, huwag ka ulit sasali kasi ma-invite ka ulit. Alam mo kung sinuspigil? Yung unang nag-invite sa'yo, siya na yung milyonaryo.
dito. Gusto ko nang sumali. Ano mo sabihin sa inyo nag-invite sa'yo? Bawal. Mukha mo. Guess hindi? Yes. Maniwala ka sa akin, Brad. It's either you join, or eventually you join. Nangyayari sa akin. And I'm sure mangyayari sa'yo. Guess hindi? Before I leave, isang liwa ko sa'yo. 100% kung gagawin mo ginawa ko, 100% mangyayari sa'yo nangyayari sa'yo. Naniniwala ka hindi? Maraming tao may mga haters. Paano mo naman nasabi na mangyayari sa'yo nangyayari sa'kin? Magkaiba tayo sa klase ng tao. Tama mali. Anak niya ho ako. Duda kayo. Sabi niya sa sakto lang. Sagot naman kayo ha. Masakit eh. Anak ho niya ako. Yes. Anak niya kayo. Yes. Magkapatid pala tayo sa kanya. Bibigay ba sa sakin hindi bibigay sa'yo magkapatid tayo? Tama. Kung mga nagkataon lang, may binigay siya sa'kin at tinanggihan. Tama. Gets hindi? Tama. Gets hindi? Yes. Alam mo, sa haba ng ano ko, sa haba ng speakership ko, akala mo 2 milyong dirhams ang natin, no? AED. Para sa halagang to, inabot ako na 1 oras para explain sa'yo. Na-pause. Diba? Gets hindi? Why? Ganyan minsan tayo mga Pilipino. Mahirap tayong convince. Pero pag nangyari na sa atin yung maganda, hindi na nakakailangan mag-convince. Ako, hindi kita mag-convince. Wala rin akong balak i-convince ka. It's either now or tomorrow, hindi na tayo. Pag nag-member ka, magkikita tayo ulit. Tuturo ko sa'yo ngayon kung paano ko ginawa. Kung paano ako dati, at ano nangyari sa atin ngayon. Yes, hindi? Yes. Ang babayaran mo rito, produkto, plus yung learning kung paano yung maman dito. Yes. Fair? Yes. Fair din? Yes. Okay ako? Yes. Yes. Dahil ho dyan, ako ho yung personal na tutulong sa inyo. Promise. Okay ako din? Okay. I-discounted na ate. Guys, pangalan ko po Mark Anthony Cruz. Ito po yung front row. And we are the business of changing people's lives. Maraming yes! So, sabi niya nag-invite sa inyo, it's either now or tomorrow. Kung ayaw mo sumali, please ka na. Tama mo nito. Parang hindi makaba. Yes, hindi. Oh, tapos na po. Ano? Hindi pa kaya? Thank you.